Sa episode na ito, ibabahagi ko ang 5 pang cryptocurrencies na dapat pagtuunan mo ng pansin. Ibabahagi ko ang kanilang background at mga future development. Kung di mo pa napanood ang huling episode tungkol sa unang 5, panoorin mo na ito. Protektahan ko uli sarili ko, di ito mga cryptocurrencies na tataas ang presyo. Ito yung mga dapat tuunan ng pansin. Tuunan ng pansin. Hello everyone! Welcome back to Blocks Academy. Ako si Stacy. Para sa unang nanonood, kung interesado ka sa cryptocurrency investment, mag-subscribe at i-click ang maliit na bell para makakuha ng notifikasyon sa aming mga video. Hinati namin ang video sa iba-ibang seksyon para mas madali. Pwede mong panoorin ang seksyon na gusto mo. Pero syempre, i-recommend ako panoorin ang buong video para wala kang makaligtaan. Isang viral topic sa crypto na baka nabalitaan mo na. Binili ko ito nung unang mga araw. Ang Avalanche at ang token ay ang AVAX. Anong tawag ng mga tao sa Avalanche? Oo, yun nga, isa pang Ethereum killer. Ang edge ng Avalanche ay una ang pagiging mabilis. Kaya i-process ang 4,500 transactions per second na mga 230 times mas mabilis kaysa Ethereum. Pangalawa, seguridad. Para atakihin ang Avalanche Network, kailangan merong hindi bababa sa 80% ng mga staked token. Ang ibang mga blockchain, kalahati lang ng Avalanche ang kaya. Kaya ito napakaligtas. Pangatlo, ito ay ang Ethereum Virtual Machine EVM compatible. Ibig sabihin ang mga existing Ethereum DAPPs at development tools ay pwedeng i-port papunta sa Avalanche ng madali. Maraming mga proyekto at development teams ang pupunta sa Avalanche kasama ang Deloitte. Sinabi ng AVA Lab founder na si Imin Gunsirer maraming beses na misyon ng AVZ ay lumago sa isang bear market. Kung magagawa ito ng Avalanche kung kailan may bull market, ang presyo ng Avalanche ay tataas. Ang pangalawang token ay ang leader sa Metaverse, Meta. Siyempre hindi. Ito'y Decentraland at ang native token nitong MANA. 4 na taon ang nakalipas, ang platform na Decentraland ay nagbunga galing sa isang proof of concept. Sa Decentraland map, ang pagmamayari ng digital real estate ay dinedeklara. Kung gusto mong mas may malaman tungkol sa digital real estate, mag-comment sa ibaba at sabihin sa akin. Sa 2021, ang platform ay nag-iba galing sa isang infinite 2D experience at naging malaking 3D virtual world. Naiiba sa ibang digital worlds, ang community ay may buong control sa laro sa Decentraland. Walang mga kumpanya na magsasabi ng mga tuntunin at walang centralized na mga institusyon na magpapatupad ng mga regulasyon. Hanggang meron kang MANA tokens, meron kang kapangyarihang economic at political sa laro. Bumoto para mapagdesisyonan ang land management policy at mga importanteng issue, control sa content na ginagawa, paggawa ng virtual world, social activities, paglaro ng games, pagpunta sa NFT art museum at live concerts. Ang Decentraland ay isang fully decentralized virtual world at pinaka-importante, pwede kang kumita ng pera sa mundong iyon. Kung ang metaverse ang hinaharap, dapat tuunan ng pansin ang Decentraland. Ang pangatlo, ang exchange token ng FTX, ang FTT. Nung una, ang gamit ng FTT bilang exchange token ng FTX ay para babaan ang transaction fee ng users sa FTX, magamit bilang collateral at para tumaas ang insurance, ay nag-iiba sa paglipas ng panahon. Ang FTT ay mas marami ng gamit. Halimbawa, pwede itong gamitin para sa staking programs at iba pa ng mga users. Sabi ng FTX white paper, ang FTT ay binuburn palagi. Hanggang nung Setyembre ngayong taon, ang FTX ay nag-token burn ng mga 91 beses at sumira ng halos 11 millions na FTT. Hindi ito kailangan ng masyadong technical na analysis. Siyempre, pwede nating sabihin na pag hinold mo ng bilang ng FTT ay may gas fee discount. Pero para sa akin, isa lang ang rason kung bakit kailangan idagdag ang FTT sa listahan na ito, ang FTX Exchange. Hanggang ang demand para sa FTX Exchange ay lumalaki, ang presyo ng FTT ay tataas. Parang Binance at BNB nung unang mga araw, ang market cap ng BNB ay mga $95 billion, kumpara sa FTT na $7 billion. Malaki ang potensyal ng paglaki ng FTX at nakikita ko rin ang popularidad ng FTX. Ang user growth at ang horizontal na pagde-develop ng buong exchange ay napaka-positibo. Ang pang-apat na token ay iniisip ko talaga ng matagal if isasama ko o hindi. Dahil meron pa rin akong takot na baka isipin ng mga tao na ang sasabihin ko ay investment advice. Pero ang token na ito ay iconic sa field nito at perpekto sa isang video theme. Ang token ay ang Olympus Finance o OHM. Ang token na ito ay maraming kasangkot na tech jargon at theory, kaya medyo mahirap pag-usapan ng maikling video.
So babanghayin ko na lang ng gamit ang konting punto. Una, ang OHM ay isang algorithmically pegged stablecoin. Hindi ito isang US dollar pegged na stablecoin. Ang OHM ay backed ng isang basket of assets. Hindi katulad ng ibang stablecoins na ang peg ay USD. Pangalawa, kikita ka ng rebase na pabuya sa pag-stake ng OHM sa Olympus Protocol. Ngayon, ang mga pabuya ay binibigay ng stakers na may compounding interest kada 8 oras. Ang OHM staking APY ay mahigit 7,000%. Pangatlo, gamit ng Olympus DAO ang game theoretic model na napipilit ang users na piliin ang staking kaysa ibang aksyon. Siguro nagtatanong ka kung paano naging posible ang high yield return mechanism. Sabi ng Real Data, ang Olympus ay matagumpay na mahigit 6 na buwan. Kasamang pagbaba ng Bitcoin sa taon, kailangan ko idagdag ang algorithmically pegged stablecoin sa ngayon ay risky. Dapat alam mo ang risk. Ang pinakahuli ay ang proyekto na nasa limelight, ang Filecoin o FIL. Sa totoo, noong 2017, ang IPFS team ay nag-anunsyo ng paglabas ng Filecoin. At mula noong launch day ng Filecoin, ito ay minahal na ng lahat. Ito'y nakakolekta ng mahigit 57 million USD nung fundraising galing sa 8 kilalang investment institutions, kasama na ang Sequoia Capital, Union Square Ventures at ang Stanford Universities, kasama ang iba. Ang pagpanganak ng Filecoin ay para isuporta ang paglaki ng IPFS. Hayaan akong sabihin kung ano ang IPFS ng mabilis. Gagawin itong mas mabilis ang internet, mas siguro at mas bukas. Ang goal ng IPFS ay palitan ng HTTP sa traditional na internet. Ang Filecoin economy ay ginagawa para matulungan ang pagdevelop ng IPFS. At sa parehong oras, ang Filecoin ay magbibigay ng kailangan ng IPFS ecosystem development. Pero paraming-paraming tao ang nag-iisip na ang Filecoin ay parang pyramid scheme. Iniisip nila na kailangan nito ang staking kaya hindi ka makaka-drop out. Tapos una nga alis ang mga institutes. Sa totoo, ang Filecoin staking mechanism ay para isuporta ang long-term na project growth, kaysa makuha lang ng pera at umalis. Medyo matagal-tagal pang mga taon ang lilipas bago magamit ng lahat ang IPFS technology. Sa 2 episodes, binahagi ko ang 10 cryptocurrency na dapat tuunan ng pansin. Sana ay matutulungan ka nitong mas maintindihan ang cryptocurrency. Sangayon ka ba sa listahan ko anong tokens ang gusto mo? Mag-comment at ipaalam sa akin. Ito na lang ngayon. Kung gusto mo ang video at kung sa palagay mo ay nakatulong ito, siguraduhing mag-like at mag-subscribe para matuwa ang team at i-share sa mga kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!